Magandang araw po. Ako po si Samuel Basil Villarreal. Alexa Shayna Blitter po ako. Rolando Ramirez naman po ako. Hello po. Kay Leia May Chanko naman po ako. Ako po si Sebasebe Villarosa. Kami po ang mga mag-aral mula sa ika-apat na baitang ng Pangkat Aguinaldo. Yaan ninyo po kami, talakayin sa inyo ang mga kabuhayan sa Malabon. At kung paano nasusinahan ng mga ito sa tulong din ng lokal na pamahalaan ang mamamayan ng Malabon. Tama! At pagtuunan natin ng pansin ang kabuhayan, hanap buhay ng mga taga Malabon at paano ito umasenso at naging ganap na lungsod o city. Tara na! Ang Malabon ay isa sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas. 407 years na kaya ito, mula pa sa panahon ng mga Kastila. Wow! Ang tanda na pala ng Malabon! Tama, Alexa! Ang pangalan ng Malabon noon ay Tambog. Dahil sa dami ng mga puno ng labon. At ang labong na yan ay isa sa mga pinaka-importanting sangkap ng Pansit Malabon, nano ay kilala sa tawag na Pansit Bana. Isa ito sa mga pangunahing pinagmamalakon ng mga taga-Malabon. Ang mga sangkap nito ay pawang sariwa at lokal na produkto na mayroon ang labon. Tulad ng labong na labanggi, mga sariwang isda, usi, ipon, tahong, at talaba. So, palang nakakagutom na, nawawala ang diet ko. Ako rin, Kaimi. Alam mo ba kung paano lutuin ang pansit na labon? Opo naman, tumutulong ako sa nanay ko sa pagluluto nito. Una, ihanda ang mga recados ng pansit malabon. Pinalambot na pansit noodles, mantika, giniling na baboy, niluson na atsuete powder, tinapa flakes, pamintang durog, patis, cornstarch, tinustang pabang itlog, pechay, bagyo, keku, nahipon, at iba pang gustong idagdag na lamang dagat. First, lutuin ang sauce, painitin ang kawali, at lagyan ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, ilagay ang giniling sa nababoy at haluin sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Next, ibuhos ang atsuete, ilagay ang tinapa flakes, paminta at patis. Pakuluin ito hanggang sa lumapot. Pwede rin magdagdag ng cornstarch para sa pampalapot. Sasabay nito ang pagpapakulo ng tubig para mapalambot ang pansit noodles ayon sa inyong nais. Then, kapag malambot na ang noodles, ayanguin ito at ilagay sa strainer upang matiktik ang tubig. Finally, ilagay ang noodles sa serving plate o bilao. Ibuhos ang sauce sa ibabaw ng noodles at iayos ang mga toppings at pwede nang ihain. Nakakatakam talaga. Pinasikat nito ang pangalan ng Malabon sa ibang bayan, maging sa ibang bansa. Parang gusto kong kumain ng pansit, pero ituloy natin. Ang lawak ng Malabon ay umaabot sa 1,576 na ektarya, na ang 85% ay naokupahan ng mababang. Walang pandemya, yayayain ko ang daddy ko bisikletahin ang Malabon. Balita ko nga, kaya palang bisikletahin ang buong Malabon. Merong paligsahan noon na kung tawagin ay Tour of Malabon. Tinatag ito upang maingganyo ang mga kabataan sa mga istaminang paligsahan at ehersisyo na rin. O diba, magandang ehersisyo kaya ang biking. Ikaw, Alexa, sama ka? Di ko siguro magbisikleta ng buo pero may mararating ako. Ayos! At eto pa,
Dahil nasa bukana ng bibig ng tatlong malalaking ilog, ang Malabon na Gotas River, Kibalian River, at Tulyahan River na konektado naman sa Manila Bay. Kung gagamitin natin ng chart, ay makikitang napakalaking bahagi ang mababang lugar at napakakunti lamang ang bahaging mataas na lugar. Tama! Dahil sa katubigan na nakapalibot sa Malabon, pangingisda ang pangunahing kabuhayan dito. Iba't ibang lamang dagat, isda at maging mga koras ay mayaman ng Malabon. Kung kaya ang lokal na mangingisda ng lungsod ay maayos at magaan ang pamumuhay. Ang ilog ay dating mas malawak at mas malalim na may mahusay na kalidad ng tubig. Isang regular na pagkukunan ng iba't ibang uri ng lamang dagat. Isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain para sa mga lokal na residente. Gayon din, ang mga puno at pananim tulad ng palay at gulay na tinatanim sa mga tabing ilog. Iba't ibang lamang dagat, isda at maging mga corals ay mayaman ang Malabon. Kung kaya ang lokal na mangingisda, malaki talaga ang pakinabang ng bayan ng Malabon sa mga lamang dagat at yamang dagat nito. Nakakapag-export tayo ng isda at ang palitan ng kalakalang dagat ay nakadaragdag sa kinikita ng lokal na pamahalaan. Kung kaya't masasabi natin na ang pag-unlad ng isang bayan ay tulong na malaki sa ating national na pamahalaan. Ayon pa man, ang mga rampag-agrikultura na ito ay napalitan ng mga bakura ng mga industriya na nagintaanan din ng libo-libong mga informal na naninirahan na nagtayo ng pansamantalang mga tirahan na walang legal na pag-angkin sa lupa. Bunga nito ay ang mga pagbaha ng lumala sa mga magdaang taon na naging mas madalas na nangyayari kung sumabot sa maraming mga paa. Ang pinakapektadong mga pamilya sa mga kamayanan na kasama o malapit sa mga tabing ilog. Ilog ay naging mas makikid at magagawa sa paglipas ng mga tubig. At ang kakayahan nitong lawak ng tubig ay nabawasan sa mga madalas na mahilig pag-udan. Regular na bumabaha ang mga tabing ilog at ang baha ay maagaw ko sa mga mababang lugar at makikulat ng lungsod. Dahil sa sitwasyong ito, gumawa ng ordinansa ang lokal na pamahalaan ng Malabon na ipagbawal ang pagdidinamita at pagkuha ng mga korales sa mga nasasakop na katubigan. Ang paglilinis ng dalampasigan, mga ilog at pagpapalalim ng lupa sa katubigan. Ang bawat barangay ay inatasang magtanim ng bakawan para sa mga isda. Tulong na rin sa pagtigil sa daluyan ng baha. At ang pagiging madiskarte ng mga Malabonyan ay isang patunay na tuwing panahon ng baha, handa na rin ang mga bangkero, nagtitikin, at mga matataas na sidecar upang maglingkod sa transportasyon sa baha. Galing naman talaga, maparaan, masikap at matyaga talaga ng mga Malabonyan. Mula dito ay umunlad muli ang Malabon at unti-unting umutubo ang mga maliliit na rekordot sa lungsod ng Malabon. At isa na rito ang pagdadaib ng pusa at dinibigan ang mga isda na kanilang nauwi at binibeta naman ito sa mababang halaga sa iba't ibang pamilyan sa Malabon. Napagtagumpayan nila ang nasasunan ng mga pangailangan ng bawat presidente ng lungsod. Maging ang ibang mga karyotig lungsod ay nakikipagkalakalan sa kalarangan ng pangingisda.
napakasigla na pamumuhay sa malabog. Kayak at masagana ang kabuhayan. Dagdag pa ang patuloy na operasyon ng mga naunang negosyo tulad ng patis. Ang pabrika ng Bupina Patis na isa sa pinakamatagal na establishmento ay matatagpuan sa 290 Agaliano Street. Ito ay itinatag ni Ginang Rufina Lucas. Mahigit 100 taon na ang nakakagaan ng ang kanyang espesyal na sabaw ng sarsa ng isda na ginawa mula sa fermented na isda sa brine solution na tinatawag na patis ay nagsimula sa isang umuunlad na industriya sa Malabon. Narating na ng Gupina Patis ang mga istante ng mga tindahan sa Asia, Estados Unidos at iba pang bahagi sa kanluran kung saan may mga Pilipinong nasa ibang bansa na nanunumpa na ang kanilang pagluluto ay hindi naiiba sa Pilipino maliban kung naranasan ito ng Gupina Patis. Ang lungsod ay sinasaalang-alang din bilang lokal na Venice dahil sa isang taon na pagbaha at unti-unting paglubog sa nakararaming kapeligiran sa Atlantiko. Tanyag din ito sa iba pang mga pagkakaiba-iba ng pagkain o kakanin tulad ng puto sulot, puto bumbong, sapin-sapin, prowas, bibingka, at kamatsile. Ang mga kasiyahan sa pagluluto ay sagana sa mga specialty na kakanin. Ang mga pinakatanyag na pagdiriwang nito ay ang pagoda caracol. Isang prosesong lubial na may sayawan sa kalye upang gunitain ang piyesta ng Immaculate Conception tuwing 8 ng Disyembre. Masini ang mga taga Malabon. Ang kilalang Banda 4 na tinaguyod upang tuhuan ng mga kabataan sa lahangan ng musika. Sa paglahok sa mga paligsahan ng mga banda, hindi nagpapahuli ang mga taga Malabon. Ang galing, di ba? Mula sa mga ito, inunusad ang Malabon City Tourism Office ang Malabon Tricycle Tour. Noong Disyembre 2014, dinala ng mga paglilibot ang mga bisita sa 8 mga lugar ng pamana. Kasama ang bagong ayos na 400 taong gulang na San Bartolome Church, pati na rin ang mga kilalang bahay na pamamana tulad ng Raimundo House at Ibabiosa House. Dagdag kita para sa mga pamuyan at dagdag kita rin para sa pamamahalaang lokal ng Malabon. Ang Malabon o saganat na katawagan nitong lungsod ng Malabon ay isang lungsod sa kalakhang Maynila. Ayon sa 2015 census, ito ay may populasyon na 365,525 sa may 81,724 na kabahayan. Isa ito sa mga lungsod na may pinakamakapal na populasyon sa rehiyon ng NCR. Dahil sa kabuuang lawak nito ng 15.96 na kilometro kwadrado. Sa makatuwid, ang ratio ng populasyon sa bawat bahay ay 4.47:1. Ang Kahulando. Noong March 14, 2015, nagsimula ang pagliribot upang mag-alok sa mga bumibisita. Isang natataring kahanasan sa gastronomik. Sa pamamagitan ng pagbibisita sa mga kainan na nakabase sa mga bahay ng lungsod. Tuluyan na umasenso, umunlad, at naging makabago na sa pamamaraan ang bayan ng Malabon. Ang pagpapatayo ng iba't ibang malalaking kumpanya tulad ng mga bangko at mga fast food chains, mga pahalang pribado at publiko, marami ka ng pagpipilian
hindi mo na kailangan pang dumayo sa ibang lungsod para makapag-aral. At nakikita ko hindi lang ito ang pagtulad ng malabot sa darating pa na mga panahon. Tama ka! Angat Malabonyan! Angat Malabonyan! Angat Malabonyan! Angat Malabonyan! Angat Malabonyan! Angat Malabonyan!